sa positive naman guys, sobrang positive naman itong dobleng combo ito mga kapis. Actually, triple combo ito. Nasa inyo yung energy ng blessings, nasa inyo yung energy ng swerte, at saka mga second chances, no? So, parang sinasabi dito, guys, na magiging maganda yung ikot ng mga blessing, maganda yung ikot ng swerte sa buhay mo ngayong November, mga ka-experience kayo. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly tarot scope for November para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. By the way mga ka-Pixie, naka-publish na yung inyong 2025 kapalaran. Hanapin nyo na lang sa homepage yung ating playlist. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no para malam kung may tanong kayo for November mga ka-Pixie. So, unahin natin itong deck na ito. Tingnan natin yung mga message para sa inyo. We have a year from now. Meron din tayong choose a new direction. And another message guys, meron tayong success. Wow! So, napakaganda nito, mga ka-Pixie. Success, victory, tagumpay. So, ito guys, meron tayong timeline, mga ka-Pixie, para sa inyo, a year from now. Ibig sabihin nito, a year from now, simula nang mapanood mo itong video na to, pwede mong makamit itong success, itong tagumpay na to, mga ka-Pixie, or pwede rin na ngayong November is makamit mo itong success or tagumpay. Pero itong a year from now, guys, ito yung timeline, no? Parang sa lahat ng manifestation mo, kung meron ka mga big goals, big desires, ganyan yung malakihan, yung mga bongga na minamanifest sa buhay mo, kumbaga. Pero itong a year from now, pwede itong mapabilis or pwedeng mapatagal. Depende sa blocks mo at saka depende kung gaano ka ka-focus sa iyong manifestation, sa iyong mga desire. The more na nagfo-focus ka sa mga desire mo, the more na nagfo-focus ka sa mga gusto mo mga ka-Pixie, and you stay consistent and persistent, guys, mas mabilis na matatanggap mo yung mga manifestation mo, okay? Pero kung ikaw ay palaging naninega, palaging maraming balakid, palaging nagre-reklamo, asahan mo na itong a year from now, pwede pang humaba ito, mga ka-Pixie, okay? And choose a new direction, mga ka-Pixie. Kumbaga parang humanap ka ng alternatibong paraan or pamamaraan para ma-achieve mo itong success na to, itong tagumpay na to. Sometimes kasi yung dinadaanan natin, parang traffic lang, mga ka-Pixie, diba? Pag traffic dun sa dinadaanan mo, hanap ka ng ibang daan na maluwag yung daloy ng traffic, doon ka dumaan para mas mapabilis, no? So parang sinasabihan kayo ng mga gabay nyo na kung if you are doing the same thing over and over again, no, tapos wala ka namang binabago, di ba? Wala ka rin makikitang pagbabago sa resulta. So 1 plus 1 palagi equals 2. So kung gusto niyo magbago yung equals, di ba? Or yung sagot, maging 3, maging 4, kailangan may baguhin ka sa formula mo mga ka-Pixie, okay? So choose in your direction guys, alright? So ito guys, mind mo na to, mind success, mind tagumpay, mind good fortune. So tingnan natin, Capricorn guys, yung ganap sa inyo ngayong November. Shuffle muna natin to guys, habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Ka-Pixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Mas ipag ka ba at mas ikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, Paano Magmanifest ng Abundance Video Course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga.
madali. Mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at sa love life worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jawa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread. This is both negative and positive mga kapiksi, no? Meron ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo for some of you. Maaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another earth sign mga kapiksi. Unahin natin yung negative energy guys. Merong doble kara, no, sa paligid nyo na parang nagbabalat kayo mga kapiksi, no? So this may be somebody na kakilala nyo, somebody na close sa iyo na parang nagpapanggap na kaibigan mo siya or nagpapanggap na close sa iyo, nagpapanggap na mabait sa iyo mga kapiksi, pero meron itong hindi magandang intention or hindi ito magandang hangarin sa inyo mga kapiksi. So maaari kayong maka-experience ng pagiging doble kara, two-faced, backstab, no? Maaring ma-experience nyo na mabackstab kayo or masaksak kayo patalikod nitong person na to. Kaya mag-ingat kayo mga kapiksi sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Stranger man yan or kakilala nyo man yan, mga kapiksi, always keep your guard up. Ika nga, no? Kailangan palaging pinoprotektahan yung sarili sa kahit anong bagay para hindi kayo mapahamak mga kapiksi. Mag-ingat sa mga pananalita, sa mga pagte-text, chat, sa mga sikreto na sinishare, sa mga impormasyon na sinishare nyo mga kapiksi. Okay, kasi baka mag-backfire sa'yo yan and maaaring mabiktima kayo ng panloloko mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin sa negative energy, guys. Sa positive naman, guys, sobrang positive naman itong dobleng combo ito mga kapiksi. Actually, triple combo ito. Nasa inyo yung energy ng blessings, nasa inyo yung energy ng swerte, at saka mga second chances, no? So, parang sinasabi dito, guys, na magiging maganda yung ikot ng mga blessing, maganda yung ikot ng swerte sa buhay mo ngayong November, makaka-experience kayo. And ito naman, guys, kapag bare months, especially November, no? Merong ibang November, December yan, madalas, mga kapiksi. Merong iba kasing kumpanya, lalo na kung nagtatrabaho kayo guys, merong ibang kumpanya na as early as November nagre-release na sila or nagbibigay na sila ng mga bonus, no, sa mga empleyado nila, mga incentive ganyan, tapos maraming giveaway, di ba? Maraming regalo. kaya tuwan-tuwa yung mga empleyado kapag bare months kasi deserve nyo naman yan mga kapiksi. So marami talagang blessings na papasok sa inyo ngayong bare months. And bukod doon, kung kayo naman ay negosyante, syempre pag maraming pera yung tao as negosyante, marami rin kayong malaki din yung potential na kumita kayo ng pera. Okay, so ito guys, i-mind mo yun na to sa comment section. Mind blessings, mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mind second chances. Actually may mga opportunities pa na maaaring dumating sa inyo mga kapiksi. Itong mga opportunities na to, kapag tama yung napili mo or tama yung pagkakaganap mo sa mga opportunities na to, maaari ito magdala sa inyo ng swerte, guys. Okay? Now, this is also the best time for you mga kapiksi to treat yourself. Parang sinasabi dito guys ni universe na pakinggan mo naman yung sarili mo, magpahinga ka naman, i-pamper yourself, no? Treat yourself well mga kapiksi, kasi parang napapansin mo na lumilipas lang yung oras na parang wala ka namang nagagawa para sa sarili mo or nabibigay para sa sarili mo. Baka puro na lang ibang tao, puro pamilya na lang, puro mga kamag-anak. You should also give something back to yourself mga kapiksi. Dapat hindi mo tinitake for granted yung sarili mo. Okay? Alright.
So what else, guys? Tingnan pa natin. Ito yung energy, guys, ng success and tagumpay, no? Yung sinasabi natin kanina sa simula ng reading nyo, 'di ba? Simula pa lang nakita na natin tong success na to. And for some of you, pwedeng may mga ma-hit kayo na mga targets nyo or mga desires nyo, especially, 'di ba? Usually, guys, pinagsiset ko kayo ng mga goals every year, 'di ba? Every year mag-set kayo ng goals sa buhay nyo, short-term goals tsaka long-term goals, tapos make it to a point na you do your best each day, keeping your thoughts focused on sa mga goals nyo para magtagumpay kayo, para magkaroon kayo ng progreso sa buhay. So dito, guys, nakikita natin na for some of you, pwedeng na ma-manifest nyo na or nahi-hit nyo na yung mga goals nyo or mga desires na sinet nyo for 2024. So at least bago matapos yung 2024, guys, maramdaman nyo itong success and tagumpay na to. Ito yung mga nagpapastress sa inyo, guys, no? Again, sabi ko nga, mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Baka masaksak kayo or mabackstab. And magdadala ito ng sangkatutak na stress sa inyo, mga kapiksi. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo. Meron din ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Dito, guys, parang feeling ko meron kayong pinagtatalunan sa isip nyo at saka sa puso nyo, no? Parang meron kayong bagay na gustong simulan pero parang nagtatalo yung isip at puso nyo. Gusto ng isip nyo, ayaw ng puso nyo. Okay naman, gusto ng puso nyo, ayaw ng isip nyo. So parang contradicting, mga kapiksi. So balansehin, guys, dapat balansehin palagi. Tawag dito, take your time sa pagdidesisyon. Timbangin palagi yung mga pros and cons, mga kapiksi, yung mga benefits, advantages, tsaka mga disadvantages, guys. Bago kayo magdesisyon, wag kayong magpadalos-dalos, mga kapiksi. Alright? So, yan ang reading mo, Capricorn, for November. Yung mga magaganda, guys, ito yung mind na yan sa comment section. Mind blessings, mind success. Mind blessings, pagpapala, swerte, success, tagumpay, yan, i-mind-mind nyo yan sa comment section, triple combo yan para sa inyo, Capricorn. Okay? So, tingnan natin, guys, yung habang sinashuffle ko ito, guys, isipin nyo sa isip nyo yung isang tanong na gusto nyo malaman for November. Tapos, titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. By the way, mga kapiksi, no, sa lahat ng gusto member sa ating YouTube channel, meron tayong exclusive membership program para matuto kayo mag-manifest using the power of your subconscious mind and law of attraction. I-click nyo lang yung join button dito sa baba o kaya dito sa taas, ilalagay natin yung link. Kapag nag-member na kayo, guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation, mga kapiksi, para matuto kayo. Okay? So, hinga ng malalim, guys. Tapos, isipin nyo yung tanong na gusto nyo for November. And then, pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Again, lahat ng pinapamind-mind ko sa inyo, i-mind-mind nyo na sa comment section. And ito yung ating 2025 kapalaran, mga kapiksi. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.